alam yung bata hindi, ko, nabanggit niyo? Wala na. Hindi na namin alam kung nasaan na. Kasi mula nang namatay, hindi na kami nakita-kita. Baka nag-asawa. Kumusta kayo, Madre? Welcome to Saray TV. Tatlong buwan na ang nakakalipas nang ilabas namin ang panayam sa kapatid ng komedyanteng si Rogelio Ocap na nakilala natin sa pangalang Pongpong. Sa video na iyon ay nabanggit ni Nanay Mila na hindi na nila nakilala ang mga anak ng kanyang kuya Pongpong. Eh, ito naman si, ano, nakapag-asawa ulit siya na may anak siya doon. Kaya wala na kami balita. Ito na lang yung bata. Hindi ko, kaya wala na kaming alam. Wala nang namatay yun. Wala na. Marami sa inyo ang nag-request na hanapin ko ang kanyang anak at sa pambihirang pagkakataon ay siya na mismo ang nakipag-ugnayan sa amin pagkatapos niyang mapanood ang naturang video upang makilala ang mga kapatid at iba pang kaanak ng dating komedyante. Napag-alaman ko na matagal niya na rin palang hinahanap ang kaanak ng kanyang ama. Ako po si Wilson Moreno, 29, magta 29 na po sa March. Taga Malabon po. Purpose ko po dito sa ano ngayong araw is magbigyan ng kalinawan ng aking pagkatao. Sa tagal po ng panahon, tagal ko na pong hinahanap yung tatay ko. Napag-ugnayan po kay Sir Ray para man lang makilala yung mga dahil napanood mo yung interview. Dahil sa napanood ko po yung interview po dun sa mga kapatid po ng father ko na si Rogelio Ocap po, AKA Pongpong. Nakipag-ugnayan po kay Sir Ray para makilala din po sila. Kaya naisip kong ito ang perpektong pagkakataon upang sila'y pagtagpuin at pagkakilala. Agad naming sinamahan si Wilson sa bahay ni Nanay Mila upang kahit papaano ay mabuo ang nawawalang parte ng kanyang pagkatao. Anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan, tsaka excited. Mix emotions. Halo-halo. Halo-halo. Parang nasa 90% na ako ng gusto kong mangyari. Palinaw na ng palinaw lahat. So ano, kanta na tayo? Sige po. Yan si best friend mo, ha? Hi, best friend. Nay Mila? Good morning po. Dito. Kasi mga halaman eh. Tahimik. Bakit, Nay? Bileta. Meron mga bulay. Bahay, sir. Kumusta na kayo, Nay? Buti. Kala ko diba, kahapon, 6. Di ba po, nag-promise naman kami, babalik kami dito. Hindi ko rin nasahin. Hindi ah. Ang promise is promise. Siyempre. Kumusta na kayo? Napanood niyo yung ano? Oo. Star na kayo na yan. Dami yung followers. Followers. Dami yung viewers ah. Mas mataas yung ano niya eh kumpara dun sa kay ano nanay. Kay ate? Opo. Sabi nila nga mas consistent yung ano niya yung pagkukwento niya kumbaga. Ah, oo. Mas credible. Marami pang kulang yun eh. Talaga, actually marami pa. Tanong ko lang yung ano, 'di ba hinahanap niyo yung may anak kang niyo po si ano si Pongpong? Oo. Meron siyang anak no. Pero wala na kaming alam eh. Wala na tagal na. Taon na bumilang. Tagal na yung... Yung first na... Hindi na namin alam. Ay, yung una-una, si... Baka patay na rin yun. Tandaan na yun. May anak siya yun? Wala, no? Wala. Tapos yung pangalawa? Yun, meron siya. Sino po yun? Basta kung alam yung bata ko, nabanggit niya? Wala na. Hindi na namin alam kung nasaan na. Kasi mula nang namatay, hindi na kami nakita-kita. Baka nag-asawa. Nang ganun. Pero willing din po kayong makilala siya? Sana kung ano, oo. Siyempre, ano pero yun? Kasi mula nang namatay siya, mm. Bali, wala na pa. Hindi na kami bumalik sa ano. Hindi na kami bumalik sa doon sa bahay nila.
Pero Nay, natatandaan niyo yung pangalan nung naging asawa ni Sir Rogelio? Yung nabanggit yung ano yung pangalawa? Yung bata. Yung bata po na yun? Ah, hindi. Hindi ko na. Ah, hindi niyo natatandaan. Kasi, pero sa mukha Nay, naka-familiarize yung mukha. Naalala niyo pa? Na, pero nagkakilala po kayo? Oo, nung nagkasakit na siya, nandun ako. Tapos hanggang lilibing siya sa Laloma. Wala na. Kaya na-meet niyo po. Kung sakali po na yung makilala niyo po siya, okay lang kaya din sa inyo, magiging yung anak niya eh matutuwa din kaya kayo, mabubuo. Doon sa ano, yun doon sa pangalawa. Kasi yung pagkakaano ko, hindi dalawa tatlo yung ano niya. Yung isa, hindi niyo alam na may anak siya doon. Ay, wala. Kasi nga matutuwa. Oo. Doon sa isa. Doon sa pangalawa, sure siya na meron siyang anak. Meron siyang anak doon. Ah, yun. Maring may, baka may mga asawa na rin yun eh. Ah. Tagal na rin. Tagal ng panahon. Nakita lang kami niyan pag kami namatay. Kaya yung huling sinabi niya, namatay yung kuya ko noong 1988. Mm. Sabi niya, baka ano ha, makikita-kita na naman tayo pag may ganitong okasyon. Yun ang huling sinabi niya. Hindi namin alam. Ganito na yung may sasabihin ako, no? May lumapit kasi sa amin. Sabi niya, tungkol sa kanya, matagal na niyang hinahanap ang father niya. Lalaki? Babae po. Babae? Matagal na niyang hinahanap ang father niya. Ang nanay niya, yung nabanggit niyo na bata. Ang pangalan niya po, Wilson. Siya po. Ako po. Kasi yung tagal na yun eh, hindi ko na maano. Tinulungan namin. Kasi gusto ko. Actually po, tagal ko nang hinahanap yung tatay ko kasi nabanggit naman po sa akin. So, sabi ko baka malabo na po na makilala ko yung tatay ko. Ayun nga po. Kasi ang kuya ko, may kapatid po ako sa ina, ang sabi nga sa akin, hinahanap ka ng tatay mo, ako ang binibigay ng lolo natin. Which isang sabi daw po ng tatay ko, babae ang anak ko. Nakasama po ng tatay ko ang nanay ko panahon na parang gusto din po kasi ng nanay ko mag-artista. Kasabayan nila sila Harleen Bautista. Ayun po. Eh yun po ang dala ko lang po kasi talaga ngayon is yung kwento lang po na galing sa mga tita ko. Nung nakita ko po yung video ni Sir Ray, nagkaroon ulit po ako na interest na hanapin ulit yung kahit man lang nakakapatid ng tatay ko. Ganun po. Ayun nga po, sa totoo lang, aksidente ko lang po napanood yung video ni Sir Ray. Sabi ko po, kasi sa tagal ko pong naghahanap, ang dami kong false hope laging pagdating sa dulo, hindi naman pala nila kilala yung tatay ko. Eh wala naman po kong means na lumapit sa mga ibang artista para makilala kung kung baka sakaling may alam sila tungkol sa pamilya ng tatay ko. Ay, so yun po. The reason na hinanap mo. Kaya po nung napanood ko po, sobrang eager ko po na makilala po kayo. Bali pang ilang ka kasi ang alam ko hindi dalawa, tatlo yun eh noon. Ay, hindi po ako sa sinabi niyo po kasi na anong year po yung namatay yung 1988 kasi hindi, mga 1990s mga ganyan. Kasi ang 90. Birth ko po is 1994 po. Ang kuya ko po kasi is 1988. Ang nanay ko kasi ang namatay nung 1988. Pero mga 1990s na sila. Opo. Namatay. Nagkasunod lang sila nung kuya ko, yung panganay. Opo. Yung kasi yung may kwento po sa akin ng kuya ko nga po, na yun nga po, na nung hinahanap daw ako nung tatay ko, siya ang binibigay. Kaya lang sabi, hindi, babae ang anak ko. Tsaka, hindi tugma yung age ng kuya ko dun sa pagsasama ng mga magulang ko. Nagsama din daw po kasi sila sa 10th Ave. Yun po ang kwento sa akin. Sa 10th Avenue? Opo. Ang mother ko po kasi is taga P. Bonifacio po sa may bandang monumento. Tapos nagpupunta daw po yung tatay ko doon sa Dagohoy. Marami rin pong nakakakilala sa kanya doon. Kung sa bagay yung parte noon, hindi ko na alam. Opo. Oo. Yung picture ng mother mo, pagkita mo kay nanay, baka ma-recognize. Ma-recognize nila.
Nanginginig ka, kinakabahan ka. Huwag ka kinakabahan. Sabay dyan si Nanay Mila, sabi ko sa'yo. Baka, sabi niya daw po kasi baka ma-reject siya. Sabi ko, bakit naman? Sino po, sir? Mother ko. Pinsan namin kamukha niya. Eh, talaga? Sino? Si ato yung mother mo. Opo, Mila din po siya kilala. Around 1999 po namatay ang nanay ko daw. Hindi ko rin po kasi siya na-meet. Ayun po. Ito po po yung ibang picture ng nanay ko. Ah, wala silang dalawa? Wala po. Kasi nauna ko pong hanapin yung nanay ko. O parang ito nga. Ito. Patingin na. Ito. Yan. Medyo familiar kayo? Medyo. Talaga? Matagal na rin kasi ano? Bata pa siya. Doon sila sa may ano eh. Diba yung Commonwealth doon yung may palengke, yung kakanan ako doon sa looban yun. Pero ngayon ano yun? Building na yun eh. Parang pang pabrika na. Ano pangalan mo? Wilson po. Ah, Wilson. Anong ginagamit na? Ang ginagamit mo apelido? Moreno po. Sa ano po? Sa pinsan po ng lolo ko. Bakit sa pinsan ng lolo mo? Adopted po kasi ako. Nung namatay po kasi yung mother ko. Ay, nung nanganak po yung nanay ko, may sakit po kasi siya. High blood po. So, ano, siguro dahil syempre may hinaang katawan na, binigay na po ako ng lolo ko dun sa pinsan niya. Napakiramdam mo? At nakilala mo si Manila? Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ka pa rin makapaniwala. Kasi syempre po, sobrang tagal na po. Nagsikap na po talaga akong maghanap nung ano pandemic po kasi syempre wala akong magawa, nanood lang ako ng video. Sabi ko ba't hindi ko ito yung perfect time na hanapin ko yung tatay ko. Eh binigay naman po, yung tunay na pangalan ng tatay mo. Ang sabi po sa akin ng isang tito ko, Rogelio Ocampo daw po. Oh, Rogelio Ocampo yung ginagamit niya. Opo. Sa pelikula. Opo. Oo, yun. Pero okap talaga. No? Pero okap po pala talaga. Oh. So, di ko po alam kung maniniwala ako. Eh, since nakita ko nga po yung sa title ni Sir, Sir Ray na Rogelio Ocampo, sabi ko, tumugma naman pala. Siguro, hindi maiintindihan ng ibang tao kung bakit ko ginagawa ito. Kasi, yung una po, sa mother side ko po, nung nalaman ko, hindi pwedeng yun lang yung alam ko eh. Kailangan may makilala ako sa kanila. Kasi, since wala na nga rin po yung nanay ko, yun na lang yung magiging connection ko sa kanila. Sa pamamagitan ng mga kamag-anak, kung may kapatid man. Oh, nakita mo na yung lola mo. Yeah, ano naman si lola? Hindi po lola, di ba? Tita. Ah, tita. Ah, tita nga pala. Sige na, copy mo na si tita. Sa tagal ilang taon ka na? Magto-29 na po ako sa Marso. 29? Oh, itong March? Yes, opo. Ang mga anak mo, anak ni June. Tita. Kamukha nila Juday, oh. Talaga, sir? Oo, yung mga matatangkad na sa malolos mula lang kayo. Yung matangkad. Kasi maliit na nga nanay ko. Oh, hug mo na si tita. Sa tagal ng panahon na paghahanap na kami. Mo. maraming salamat po. Pero bakit ka ganyan? naman ako po sa magulang ko, sa nanay ko. Hindi, meron naman ganun. Naman kasi sa lahi namin, meron ding ganun. Ay, ganun, sir. Actually, yung sabi ng mga tita ko, yung nanay mo ayon sa tatay mo, pero pinagsama sila kasi nga nabuntis yung nanay mo. kasi po sa dressing room daw po yun, ang kwento sa akin sa dressing room. Gustong-gusto daw po ng tatay ko. Siguro yung mga extra-extra noon. Opo, kasi sila natatakilala. Nag-artista yata si mother mo, di ba? Oo. Parang gano'n na rin po. May tsura, ganda eh. May kaya lang. Ayaw maghikaw, ayaw mag-dress. Boyish din. Boyish din. Opo. No? Ayos yan. Pagkapasyal pa siya. Ayoko rin naman po. Pinapili po ako ni Sir Ray kung ibibigay daw po yung contact details nyo, i-refer ako, or ganito din po yung setup. Eh sabi ko, sir, baka hindi ko kaya, baka mabigla sila, baka hindi nila ko tanggapin. Yun nga, hinahanap namin, diba? Yun nga po. Yun ang gusto yun ko nga sabi ko sa kanya diba? Po eh. Makilala niya yung anak ni Pongbo. Ayoko po kasi mag-claim agad-agad kasi hindi naman ako sigurado, wala naman. Ang dala-dala ko lang is mga kwento, diba? Tsaka picture lang ng nanay ko. So, hindi ko po alam kung ano pa bang ipwede ko sabihin para pruweba. Para ma-prove ko na anak ako. Kasi hindi naman natin sa akin po, di ko naman po kaya magpa-DNA. Di ba po? Importante, napaliwanag mo yung kanyan, di ba? Nalaman namin. Pero nga, pag-awig ni Awig nila sa, sa mga apo ko doon sa
kay June. Talaga? Ayan ang mga... Si Katkat. Patatangkad yan, Bel. Puputi. Marami sila. Marami yan. Ito kahawig gumo, ano. Kasi hindi naman si Chanchay eh. Ito daw po, sa nanay ko daw po ito. Kasi nung nakita ko, kahit nung nakita nyo naman po yung nanay ko, kamukha ko talaga. Pero sa bandang kilay daw po, hanggang cheekbone. Hindi daw po sa nanay ko yun, sa tatay ko daw yun. Oo, mapangayon eh. Paano, ma-cheekbone sa ganito. Mapangayon. Doon kami takot. Doon kay papa mo, lako po. Isang sut-sut lang strict yan. Strict daw yun eh, no? Tumatakbo na yan. Tumatakbo na kami. Punta-punta ka rito. Wala akong problema. Wala kang ginagawa. Wala naman po akong ginagawa. Sakto naman po na ano, na kakatapos lang po ng kontrata ko sa trabaho. Pinaalam ko po sa ano ko to, sa mami ko, yung nakagisnan ko po na mother ko. Sa una po talagang alangan siya. Eh, sabi ko naman, hindi mo kasi maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi ano, ilang taon ka na? Magto 29 na po. Nalaman ko po mga ano eh, around 17, 18 years old po ako, mga ganun. Doon lang nila pinagtapa. Opo. Actually, nanonood lang ako ng video noon, ay ng ano, ng movie, old movie, yung Pido Dida, favorite ko po kasi yun. Tapos sabi mo, nung pinakita po yung ano, si Shaker, sabi niyo, itatay mo yan o, sabi ko, sensor. Hindi yung tatay ko. Siyempre, hindi ko naman ano. Ako ba maniniwala sa basta-basta sinabi sa akin? Yung mga uncle ko. Hindi ka naniniwala sa yung mga pinsan ni Ermat. O, uncle mo. Hindi ko uncle yan. Ay, mga apo ko. Na rin ang personal yan. Ay, si Lolo nyo, ayun yung nasa TV. Namatay ang mother ni nanay. Andoy siya, yakita. Ah, okay. Balik pa ako. Lola nyo, sir. Bata pa ko. Stricto yun. Oh, tsaka kumakanta daw po kayo. Magaling ang boses nun. Ayan, may boses. Sa banda ako eh. Kayo din sumali. Di ba, anay, kayo din po? Kumakanta din. Siya rin yata kumakanta. Kailangan magaling ang boses mo. Lahi namin. Kailangan. So, anong pakiramdam mo? Gumaan-gaan pakiramdam mo? Katawan mo yun eh. Nawala na yung hinig ko. Nawala na yung pero ano, pero sa totoo lang, ano, mas nangingipabaw po yung saya. Nakilala siyempre. Ko. Nabuo yung pagkatao mo eh. Parang ganun. Oo, eh. Kasi yun lang naman po ang hangat. Nakahinga ng ano, di ba, yung agam-agam niya sa isip niyan. Tapos nakilala mo na sila. Nalutas yung problema mo, nakita hindi mo. Hindi ko man po nakilala yung tatay ko. Nakilala ko naman po kayo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Giliwan ng tao na yung ano, yung peacemaker si ano eh. Si Pongpong eh, nakakinatakutan eh. Grabe yung comments. Hindi lang akalain na dahil. Tapos peacemaker. Ganon din daw po siya sa ano. Komedyante, tapos matapang pala, sabi nila sa comments. Ganon din daw po ang kwento. Ganon din po ang kwento sa Dagohoy. Sabi niya, pag pupunta yung tatay mo dito, lahat kami ligpit ng ano. Pero, Kenko yun. Komedyante yun. Stricto. Stricto siya. Kasi talagang ano, mahal na mahal niya daw ang nanay ko. Yung nanay ko lang din talaga. Pero ang wala kayong, ano, yung pangalawa ba yun? Yung may anak siya, dalawa ba? Or tatlo po, ano? May kapatid pala. Yun ang wala kayong balita talaga. No? Wala na eh. Sana mapanood. Siguro mga binata na yun. Sana mapanood. Para yun ang ano nila kayo dito, mag-reunion na kayo. Binata. Mga binata diba, sir, no? Sa tagal ng panahon eh, it's about time na magkakakilanlan po kayo. Kasi gusto ko pong ma-achieve ngayon is yung malaman niya man lang po na nag-exist ako. Correct. Tama. Yan lang naman ang purpose natin. Oo. Siyempre. Para makilala siyempre yung mga mag-ana, mga pamilya ng tatay mo. Natutuwa din ako at ano, ganyan. Maraming salamat. May time ka daw, pasyal ka dito. Sabi, wala naman pong problema. Ano pangalan mo, Vale? Wilson po. Wilson. Opo. Sa tagal ng panahon na paghahanap na mo. Kami. Maraming salamat po. Napakasarap sa pakiramdam na ang Rai TV ay nagiging kasangkapan upang matupad ang simpleng kahilingan na gaya nito at ang magkaroon muli ng kulay ang karera ng mga minahal nating artista noong nakalipas na panahon. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.